Okay, good evening, guys. Tonight's video, we are going to use a different combination of time frame para ma-identify niyo kung saan kayo papasok at saan ang perfect entry ng ano niyo, buy or sell. So dito malalaman niyo, guys, kung halimbawa ang scalper kayo or day trader. Malalaman niyo dito sa video ng ito about doon sa different ano time frame combination. So ito ngayon gagamitin ulit natin si gold. So live tayo ngayon, guys. Ayan, kasalukuyang gumagalaw si gold. So umpisa na natin, yun. So kung halimbawa ako, kasi nagtitrade ako, guys, dito sa usually sa 30, 1 hour, 4 hours. Itong tatlong time frame na to, dyan ako nagbe-base. Pero madalas ako dito sa ano, sa 1 hour. Dito. So sinisilip-silip lang ako dito sa 30 and 15. Ngayon, pagka halimbawa nag-analyze ako, dito ako sa 4 hours. One day. Yan. Start tayo dito sa 15 kung halimbawa ang scalper kayo. May gagamitan natin ngayon, guys, ng moving averages. Ngayon, malalaman natin ngayon kung saan ang pasok natin. Katulad nito, guys. Itong si yellow, 14. Moving average, 14 to. Tapos itong si blue, si 20. Tapos itong si red is 50. Ayan. Nasa inyo yan, guys, kung halimbawang ano yung gusto nyong ano, period ng ano, ng days. Kasi ito 14, 20, and 50. Pwede nyong gawin 55 to, pwedeng 21, or pwedeng 10. Itong ano, pinakamababa. So assuming ito yung ano natin, guys, ito yung setup ng moving average natin. So, kung halimbawa sa 15, ayan, 30, 15, kasi dito sa 5, guys, masyadong, ano na yan, maraming abubot. So, hindi ko na masyadong ginagamit yan. Ito sa 15 tayo. Katulad nito, guys, itong sa 15, titingnan mo muna dito kung saan ang pwesto nitong si yellow. Ayan, saan ang pwesto nito. Kung nasa ibabaw siya, as I have said, paano siya? Pabay. Pabay ang ano niyan. Short move lang to, guys, sa short ano lang, short term. Pabay siya kasi ito, nasa ibabaw na siya ng blue. Tapos, about to cross na siya sa ano, sa red. Ayan, kakukross lang niya, pero hindi pa totally. So ngayon, para malaman mo kung talagang perfect entry yan, silipin mo dito sa next 15. So dito sa 30. So almost the same lang siya, guys, di ba? Nandito naman ngayon sa ano, sa ilalim itong si pula. So nasa ibabaw na sila ni pula kay 50. So kung halimbawa kung sisilipin mo ulit dito yan sa 1 hour, malayo na siya ng si red, nasa ano na sila, nakalayo na sila kay red. Nasa ibabaw na sila kahit ni ano, ni 50. So ibig sabihin niya, guys, talagang confirm na magbabay ka, hindi ka pwede mag-sell dyan. Yan yung technique ng paggamit ng time frame combination. So tapos ito, titingnan mo pa ito, mahaba ang week. Ayan o, mahaba ang week na ito, guys. So ang ibig sabihin niyan is long rejection. And then itong bullish hammer candle, pin bar, ang ibig sabihin niyan, guys, is pataas. So pataas pa ito siya, pwede ka mag-buy dyan, huwag ka mag-sell. So mamaya bibigyan kita ng ano, sa ibang ano naman, sa ibang pairs naman kung halimbawang sa sell.
ito guys, palatandaan to ng bay. Ayan. Kung sisilipin mo sa 4 hours, ganun din. So, that's the indication guys na sell entry ang gagawin nyo. Ayan. Silip dito sa 15, 30, 1 hour, 4 hours. Itong day, week, month, ang ginagamit na sa swing to guys. Pero ito, ginagamit ko rin to as a day trader or swing trader. Kasi ito, malalaman nyo to sa buong araw. Itong day 1, kung ano ang proseso niya dito sa baba. So, dito ako nag-a-analyze din minsan sa ano, sa higher time frame. So, kung halimbawa, bibigyan kita guys ng example sa ibang pairs. Hanap tayo dito ng ano, ito si Yoro, Yoro CHF. Ilagay natin dito sa 15, si Yoro CHF to guys. Kung halimbawa, ang i-click natin itong 15 time frame, nandito sila sa ilalim guys ni 50, diba? Ayan. So, itong pinaka lowest period na si 14, nandito siya sa baba ni blue, which is 20. So, ang ibig sabihin niyan guys, sell siya. Tapos, umilip ka dito sa 30, kung anong position niya, balik tayo sa 15. Ayan o, nasa baba siya ni blue, diba? Sa 30, nasa baba din siya. Sa 1 hour, almost magkadikit siya, pero nasa baba pa rin sila ni 50. Dito sa 4 hours, almost the same lang siya sa 15. Ayan o, saka sa 30. So, yan guys, that's the indication na sell ang gagawin nyo. Yan. Diba? Sobrang ano, sobrang simple. Eh, yung sinasabing ano, sniper target. Kaya lang ito, medyo titingnan nyo ito guys, kasi mataas ang spread niya. Pagka malaki ang buka, mataas ang spread niya. So, tingnan nyo yung spread niya. Baka mamaya ay nag-scalp kayo, mataas ang spread. So, lugi kayo. Maliit lang ang profit nyo. Imbis na nagpa-profit na kayo, eh, sa laki ng buka niya, negative pa. So, hindi pa kayo pwede mag-close hanggang sa maiwanan na kayo, eh, naka-negative yung ano nyo, entry nyo. So, avoid big spread. Kasi yan ang ano, isa sa importante yan para magkaroon kayo ng profit. Yan guys, sana na ano, may natutunan kayo ngayon next time sa ibang ano naman, sa ibang tutorial naman tayo dun ay sa request. So ito yung request na sniper entry. So kasama na dito yung time frame combination. Kasi ito pwedeng magiging sniper entry ka diyan kung halimbawa malakas ang momentum niyan, malakas ang ano ang galaw niya, volatility. So pwede kang sumabay diyan ng entry and then ano lang, ilang pips lang, sell entry, ilang pips lang, close mo na agad. That's the, ano, tinatawag nilang sniper. Ini-snipe mo lang. Iniisahan mo si gold or ano man yung pairs na trinade mo. Yan. Tapos tingnan nyo rin yung guys yung mga rejections. Halimbawa, may rejections. Ayan, katulad nito. Baba mo na yan guys. Saglit. Tapos tataas din. Basta mag-ano kayo, mag-base kayo dito sa dalawang ano na to, moving averages. Ngayon, pag nag-cross ito kay 50, so pataas na uli siya. So, habang nasa ibabaw pa sila ni 50, pababa pa yan. Tapos ito si RSI, di ba? Meron. Nandito siya sa below 50. Nasa below 50 siya. So, ibig sabihin, bababa pa siya. Ayan, pababa pa to siya, no? Euro CHF. So, as of now, dito na lang muna, guys. Sana may natutunan kayo and see you on next video.